nasa delikado pa rin yung buhay natin. Kung pati yung presidente ng Pilipinas, nasa likod ng pagtangkang pagpatay sa ating lahat. Araw-araw pa rin tayo nasa peligro, Nay. Andun yung kapatid ko sa Barangay Esperanza. May minana kaming bahay sa tatay namin. Itong dalawang bata, pwede naman kayong sumama sa akin. Sasama na lang po muna ako kayo, ha? Huwag natin kalilimutan ang isa't isa, ha? Oras na maayos ang lahat. Mabubuo tayo ulit. Ikaw ang hita talaga akong maging chief ng kapulisan dito sa Pilipinas. Malaking responsibilidad po ito. Pag-iisipan ko po muna. Mr. President, sa initial na assessment ko sa kanya, she has dissociative amnesia. Wala siyang naalala kahit ano mula ng pagkabata niya hanggang bago siya dinala dito sa ospital. Hindi ko na po problemahin kung paano ko mailalayo si Vanessa Quellas. Makakapagsimula na tayo ng bagong buhay na ko. Gagawin ni Senyor ang lahat. At wala siyang hindi gagawin para sa'yo. Dahil alam niya, ikaw ang anak niya. Anak ka ni Senyor Diaz. Walang naaalala si Vanessa tungkol sa nakaraan niya. Makinig kang mabuti sa akin, Anselmo. Ayokong malaman niya ang tungkol sa koneksyon natin sa sindikatong droga. Maliwanag? Yes, sir. Utos ako yung mga tauhan natin na maging maingat at dumista siya sa anak ninyo. Isa pa akong bibilin sa'yo. Papuntahin mo dito si Rebecca para maisa katuparan ko ang plano ko sa anak ko. Pasusunod po, sir. Magpapanggap ako na nanay ni Vanessa? Oo. Kailan natin gumawa ng peking kwento na madali niyang intindihin. So, pakailangan niyang maintindihan. Mahal mo naman ako, diba? Kaya alam kong tutulungan mo ako dito sa kapanggap na ito. Kailangan ni Vanessa ang tatay at saka nanay. From now on, isang buong pamilya na tayo. Okay? Huwag mo muna sasabihin sa iba. Si Salazar magiging happy niya. Bakit, Chief? Sana po niyan. Inalok ako ni President Romero na maging happy ng buong kapulisan. Matagal ko na rin pinag-isipan to. Alam mo kung nabubuhay lang si Paeng, sigurado ako sasabihin niya na huwag kong tanggapin ang posisyon. Dahil pareho kami walang tiwala kay President Romero. Pero ngayon, buo na desisyon ko. Tatanggapin ko ang posisyon. Dito, mababantay ako bawat kilos at galaw niya.
at dito malalaman ko ang katotohanan. Kanya. Bakit po ito na? Ikaw ang first daughter ko. Ako ang presidente ng Pilipinas, anak. Elias Guerrero ang pangalan. Pinaril ka sa ulo. Nak, huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin namin ng papa mo na hindi na ito ulit mauulit. Gagawin namin na lahat para maprotektahan ka, anak.